Hello guys, welcome to the first vlog. Pauwi na tayo sa bahay at sana walang traffic para mabilis tayong makarating. Oras ay 9:14. Kaya tayo pagbigyan pag mga ganun guys.
huwag nang ipilitin na lumusot. Pag nakikita niyo yung katabi niyo na parang ayaw kayo pagbigyan, eh siguro nakikita naman niya, nakasignal light ako. Pero ayaw niya akong pagbigyan. Pero okay lang. Sa mga ganang sitwasyon, huwag nang ipilit. Kasi baka magkabanggaan lang kayo. Kailangan kasi pag nag-drive tayo, kailangan defensive driver. Hindi yung parang ipipilit mo yung karapatan mo. Kahit alanganin, sakit lang sa ulo. Nagabanggaan, ma-injure, mahirap. Guys, huwag niyong kalimutan, sa tuwing lilipat kayo ng linya, left and right, huwag niyong kalimutan mag-signal light. Napaka-importante yan. Dahil para alam ng kasunod kung saan kayo pupunta. Minsan nga pag sa akin, yung mga nasundan ko at biglang
kumakanan o kaliwa, minsan muntik-muntik ko nang matamaan kasi nga hindi ko alam na kakaliwa pala siya o kakanan. Kaya imbis na yung akma kang ano, sa sitwasyong akma kang overtake, tapos bigla naman siyang kumanan o kumaliwa, so saktong-sakto dun sa akma mo pag overtake. O pag hindi nakasignal light, hindi mo alam. Pero kung nakasignal light, siyempre makikita mo yun. Kaya huwag na huwag niyong disregard yung mga signal lights na yan. Kasi pag nabangga nyo, ang laki ng laban niya kasi nakasignal light siya. Guys, winawas-iwas niya yung kalsada, hindi siya nakasignal, hindi siya nakasignal light. So kung merong biglang malakas ng takbo, malamang magkakabanggaan sila. Delikado, hampasin ka ng hangin tapos maalangan ka. Sa dagdag tip na rin guys, marami akong kakilala na sumisimplang pag nakakadaan ng bato. Pag once na may bato kayong makikita sa harap nyo, kung hindi naman ganun kalakihan, hindi naman totally talaga na ano, huwag kaya mag-pray, no? Huwag mag-minor. Kasi pag mag-minor ka at apply ka ng pray, no? Malaki ang posibilidad na sisimplang ka talaga. So instead na mag-pray, no, ka tuloy lang ang takbo at medyo kargan mo pa ng konting gasolina para tatalunan lang yung bato. Kasi base sa experience ko sa pagdadrive, kahit hindi pa naman ako experienceado totally talaga, pero sa experience ko kasi pag may humps, lalo pag malalim humps, malalim, may mga na-encounter na akong ganyan, halos lumilipad na yung motor. Huwag na huwag talaga mag-pray, no?
At kung maaari, kung wala namang sasakyan sa harap, dagdagan mo pa ng ano, gasolina. Para tatalon lang. Tugad ng drove ako. Ang laki ng sugat sa kanyang paa. Ang dahilan lang, may bato. Kahit hindi mo niya sabihin sa akin, malamang nag-preno siya ng mga time na yan. Maliba na lang siguro kung sobrang laki naman ng bato. Eh, siyempre. Kahit nag-preno ko man o hindi, siguradong sisimplang ka talaga. Pero yung bato na malit-lit lang ng ano, kabao. Pag nadaanan mo yan at diretso ka lang at dinagdagan mo pa yung gasolina, simulator, hindi ka totoo mo itutumban yan. Tatalunan mo lang yan o kaya pagbato naman na hindi naman ganong kalaki, tatalsik lang yun. Tatalunan niya or tatalsik. Well guys, malapit na tayo sa bahay. Ito yung tanawin sa amin. Kahit malayo, biyahe ko araw-araw pag pumapasok ako okay, sa bahay. Pero nai-enjoy ko yung pag-ra-rides. Parang yung pagod or stress na ipagpag kahit pa paano. Tsaka isa pa guys, bumili ako ng dashcam, hindi naman sa para magyabang, para kurma. Ano, binili ko to for safety. Kasi ilang beses na ako na nasa kalsada at kahit yung nakambangga sa'yo yung mali, siya pang galit. One time nga, binundol ako sa likod, nabali yung temporary plate number ko dati, wala pa akong plate number. Hinahanapan pa ako ng ebidensya. Samantalang siya yung bumangga sa akin. So hindi na ako nakipagtalo kasi nahihirap. So the best way para mapadala yung mga ganong senaryo, bumili kayo ng dashcam. Malaki ang tulong, malaki ang maitutulong ng dashcam sa kalsada. Lalo na sa atin mga nakamotor. Pag may dashcam ka, lalo pag yung nakabanggaan mo ang may mali, madali. Hindi niya pwedeng i-denial dahil may dashcam ka. So, nire-recommend ako sa lahat ng mga sa mga nagmumotor.
Okay, dito na tayo. Uy, naliligo yung bugoy. Okay guys, dito ko natatapusin yung aking vlog. Patingin nga. Ligo ah.